Cedric, malaki ang pasasalamat ng mga residente dyan sa Phase 3 sa Lupang Pangako sa Barangay Payatas, no? Dahil maagang pamaskuraw ang pagigibana nitong nakatagilid na gusali, lalo't magpapasko at hindi na sila kakabahan. Mabusisi at maingat na binakbak ng demolition team ang apat na palapag na gusaling ito. Kalahating taon ang nakatenga ang tinaguri ang Leaning Tower ng Payatas na malalining Tower Pisa sa Italia dahil nakatagilid ito. Naapektuhan daw ang gusali ng may gawing kalsada sa likod nito na bahagi ng dump site. Pero di lang ang gusaling dating simbahan ng Christ Church of Refuge ang naapektuhan, kundi pati ang dalawang katabing bahay na nagbitak-bitak na rin ang mga pader. Marami din kaming memories dyan, kaya masasabi kong masaya ako, at least ma-resolbahan na. Nakakalungkot din. Para ligtas sa mga nagde-demolish, gumamit ang backhoe na ginawang tukod ng gusali para di ito bumigay. Unti-unti ang ginagawang paghiba ng mga miyembro ng demolition team dito sa itaas na bahagi ng gusaling ito. Kailangang dahan-dahan ang gawin nilang pagsira sa gusali dahil delikado at posibleng bumagsak ito, delikado para sa mga residente. Ayon sa foreman in charge sa demolisyon, kailangan bakbakin ang flooring sa bahaging ito ng gusali para walang maapektuhan sakaling pabagsakin ito sa lupa. Minanumano namin, dahil ang bigat kasi ng building nandito sa harapan. Pagka na bawasan na ng bigat rito, pwede na namin siyang atakin. Papunta saan po? Sa likod. May mga pulis din para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga residente. Abuti ng isang linggo bago tuluyang mapabagsak ang gusali. Nakikita namin yung kung gaano kalaki yung pwedeng idulot na tawag dito, peligro sa mga tao. Cedric, ang ipinangako ng contractor at yung mismong foreman na nag-aasikaso dyan, ano, na isang linggo o aabuti ng dalawang linggo itong gagawing paghiba dahil talagang mabusisi at maingat yung ginagawa nilang pagpapabagsak dito sa gusaling ito. Maubos lang nila yung part na yon sa fourth floor at dun sa third floor ay pwede na raw itong hilahin, Cedric. Okay, Cesar, may impormasyon na ba tayo kung ano yung gagawin dun sa site kapag natanggal na itong gusaling ito, itong nakatagilid na gusali, Cesar? Kasi Cedric, yung site na yan, yung lupa, no, na kinatitirikan ng nakatagilid na gusaling yan, ay pag-aari nga, nung pastor ang nakausap natin kanina, wala pa siyang binanggit kung ano ang plano, pero sa ngayon, kung sakali daw mapapabagsak yan, at lalagyan ulit nila ng bagong gusali para sa kanilang church, no, ay mas titibayan na raw nila. Siguro ang sabi mismo ng pastora, no, kung magkakaroon sila, makakalikom sila ng pera, ay papatagin nila at sisiksikan itong part na yan. Dahil alam mo, Cedric, pag umuulan lalo, no, lalong lumalambot ang lupa dyan sa lugar na yan, dahil malapit yan sa dump site mismo ng Payatas, at yung ibang mga nakalagay doon sa may lupa ay yung mga dati ng mga basura. So kailangan lang nalagyan ng mga semento at mga bato pa para mas lalo pang tumibay yung pundasyon dyan. Yun, Cesar, kaya ako natanong yan kasi na-determine na ba o alam na ba kung ano yung naging sanhi ng pagtagilid? Ito ba ay dahil dun sa stability ng building mismo o baka merong diferensya yung lupa? Kasi kakailanganin dyan, kung sakali ha na yung lupa ang may problema, eh malaki-laking engineering intervention yung kakailanganin dyan sa lupa yan. Hindi mo basta-basta pwedeng tayuan ng anumang structure yan, Cesar. Ang sinabi naman ng may-ari ay pinatibayan naman daw nila ito at talagang bumigay lang yung nagbitak-bitak yung ibang mga pader at slab at mga poste niyang gusaling yan simula nung magkaroon ng drilling sa likurang bahagi. At kung mapapansin mo yung tabing bahay, pati yung isa pa sa kanan nung gusali ay nagkaroon na rin ng bitak-bitak. Ang sinasabi ng mga residente, pati sila naapektuhan simula nung ginawa yung kalsada sa likod niyan, Cedric. So yung drilling at yung patuloy na pag-ulan, malambot na lupa, yon naghalo-halo na yon, Cedric, dahil dati hindi naman daw dinidrill yung likurang bahagi niyan, hindi naman nasira yung mga gusali diyan sa lugar na yan, eh. Siguro maganda ma-check nila kung nag-settle na yung o kung gumagalaw o nagsisettle yung lupa. In any case, maraming salamat, Cesar Apolinario.